Hi guys, for today's video, pag-uusapan na naman natin ang paulit-ulit na topic natin dito, ang unoriginal content. At dahil nga po, nag-update na po si Meta at pinakahihintay po natin na October 6 na update nila sa content monetization terms, ay ito na nga po ang iilang mga naging apekto nito sa ilang mga kapwa natin content creator. But bago yan, mag-focus tayo guys dito sa sinasabi nila Meta na content monetization terms. Ano nga ba ito? So tungkol po ito sa mga content na ginagawa natin. Okay? So ano nga ba yung mga content na ginagawa natin mga kitiya? Ayan yung mga videos, halimbawa yung mga long form, reels, sa mga stories natin, ayan sa mga bawat post natin ng pictures, sa bawat post natin ng mga text, ayan po yung mga content na ginagawa natin dito kay Meta. Okay? So bakit nga ba nagkakaroon tayo mga katiktik ng unoriginal content? Okay? So dapat guys, alam natin at meron tayong idea kung bakit nga ba tayo nagkakaroon ng unoriginal content. Marami ang gumagawa nito na akala nila pwede. Kasi nga, nakikita nila na merong kumikita, na merong mga nag-upload at hindi naman daw sila nagkakaroon ng violation. Unang-una mga katiktik, huwag na huwag nyo pong gagayahin yung mga ganyan dahil number one, account po nila yan. Wala po tayong pakailam kung magkaroon sila ng violation at nire-risk nila ang kanilang mga account para sa mga videong ina-upload nila. Maliwanag po yan. Kapag hindi mo gawa o hindi sa'yo galing ang video na ina-upload mo dito kay Meta, papasok po yan sa unoriginal content. Maraming beses ko na po itong sinabi sa inyo na mag-ingat po tayo. Kung meron po tayong mga unoriginal content dyan sa mga account natin, ay i-delete na po natin. Dahil nga hindi yan makakaligtas kay Meta kung sa ngayon kumikita ka pa. Sa ngayon kumikita ka pa ngayon at pinagkakakitaan mo ang mga videos na hindi mo ginawa, taga mo sa bato, babalikan at babalikan ka nila Meta. Mas masakit pa sa heartbreak yung ibibigay nila sa'yo dahil lahat ng monetization tools mo ay maaapektuhan. Ano nga ba Madam Tiktik, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng mga unoriginal content? So ngayon nga mga tiktik, papaliwanag ko sa inyo itong mga posibleng dahilan kung bakit nga tayo nagiging unoriginal content. Alright? So ito nga yung mga kinukuha nating mga videos sa mga ibang kapwa content creator or ibang mga platforms na pinapasok natin ngayon dito kay Meta at ina-upload natin. Once ma-detect po nila Meta na meron na pong nag-upload niyan dito sa kanilang platform, madedetect po yan as an original content. Kung nakikita nyo sa screen, example po yan ng isa pong humingi sa akin kahapon ng payo. Kung ano nga ba ang dapat gawin dahil nga halos lahat po ng kanyang mga videos ay puro an original ang kanyang mga ina-upload. Yung umpisa nakita ko sa pinakadulo ng video niya ay puro upload naman niya at puro mga video niya. Pero, nung nagkalaunan, ewan ko kung bakit siya naligaw ng landas at nag-upload po siya ng mga unoriginal content. So, ngayon, tinamaan na ngayon siya ng violation. So, ang payo ko, mamaya ko sasabihin sa inyo. Alright, magpatuloy tayo. Isa pang pwedeng dahilan na maging unoriginal tayo, mga katiktik, kapag kumukuha po tayo ng mga video clips sa iba at ginagawan po natin o ina-upload po natin sa ating mga account nang wala tayong ginagawang kahit na anong pagbabago. Basta-basta lang natin in-upload, nilagyan lang natin ng mga meme bars o yung mga caption, binago lang po natin yung mga sound, binago lang natin yung background, binago lang natin yung bilis ng takbo ng ating mga videos na kinuha sa iba. Pwede yung pumasok naman sa limited original content. Okay? So, yan yung mga posibleng dahilan at eto pa, bibigyan ko po kayo ng dahilan. Hindi lang po video ha, pati po mga pictures na kinukuha natin na hindi po sa atin ay pwede rin pong pumasok yan sa unoriginal content. Bakit Madam Tiktik? Kasi nga,
ang content, isa po ang mga pictures sa tinatawag nating mga content. So once na pinost mo yan dito kay Meta, content na po ang tawag dyan. Okay, so bibigyan ko pa kayo ng isa para maging unoriginal ang ating mga video kahit tayo naman ang kumukuha. Okay, so example guys, may mga gumagawa din po nito at nagawa ko din po ito dati. Once na meron tayong profile account at meron tayong page, wag na wag po tayong mag-upload sa profile at in-upload po natin ulit sa ating mga page, vice versa. Okay, magkakaroon po tayo ng violation ng unoriginal kapag ginawa po natin yan. Okay, so kung saan mo lang original in-upload ang video, dun mo lang dapat yan i-upload. Huwag mo na yung i-upload kung saan-saan dahil kapag in-upload mo yung mga yan, ma-unoriginal content po yung mga in-uploadan mo pang ibang mga account. Okay, so ito pa guys, example pa po. Halimbawa, ikaw talaga ay, ikaw yung kumuha ng video na sa isang concert ka. Okay? Isang concert ka, so syempre pag concert, maraming kumukuha, di ba, ng mga video. Ayan, so ganito. Halimbawa, nakapokus ka lang dun sa stage sa pagkuha po dun sa mga kumakanta. And yung mga katabi mo ay kumukuha din po ng video. For example, okay? So pag uwi mo, inedit mo ang video, in-upload mo sa iyong Facebook, at meron kang na-detect mga ilang buwan na araw na naging unoriginal. Saan posibleng dahilan yan? Bakit? Kasi po, kapag nauna pong mag-upload yung mga nasa tabi mo, doon sa kanilang mga Facebook account, at wala sin silang binago doon sa kanilang mga video at basta lang nilang in-upload, madedetect po ni Meta yan na merong kaparehas ang video na in-upload mo. Pwede pong mangyari yan dahil meron pong nangyari sa isang big content creator before na nasa isa po silang beach, nag-upload po siya ng video or kumuha siya ng video para sa kanyang profile at kumuha din siya ng video para sa kanyang page. So ano ang naging violation niya? Walang iba kundi ang unoriginal content. So yan guys, yung mga posibleng dahilan para magkaroon tayo ng unoriginal content sa ating mga video. So hindi lang po mga video, pati po yung mga dubbing na yan. Pwede rin po tayo magkaroon ng violation na unoriginal content. Okay, once na in-upload natin yan dito kay Meta at may na-detect nga sila guys na kaparehas niyang halimbawa yung mga audio nyo, pumapasok din yan sa copyright, it's an original content din yan mga katiktik. Okay, so sa ngayon, alam ko marami ang gumagawa nito. Pero dahil nga sabi ni Meta, tandaan nyo, nagbago na ang content monetization terms natin. Mas nagiging mahigpit sa pagtingin sa ating mga content. Kaya paalala lang, sa mga monetize na dyan, mag-ingat-ingat po tayo. Ingatan po natin yung pinaghirapan natin na ma-monetize, na mabaliwala lang po ito. Para naman po sa mga baguhan na nag-uumpisa pa lamang dito, kung meron kayong mga upload na hindi sa inyo at hindi nyo ginawa dito kay Meta, please, i-delete nyo na yan. Huwag matigas ang inyong mga ulo. Kung ayaw nyo magka-problema kapag monetize na kayo, i-delete nyo na. Huwag na po kayong gumaya kung meron po kayong nakikita. Dahil account nila yan. Account nyo po ang ingatan ninyo, hindi yung account nila. Okay? So, maliwanag po yan. So, Madam Tiktik, ano nga bang solusyon? So, bibigyan ko kayo ng mabisang solusyon para dyan. Unang-una, linisin nyo ang mga account nyo. I-delete nyo po lahat yan. Huwag kayong magdalawang isip dahil sa mga views. Okay? Huwag kayong magdalawang isip. Madam, ang dami ng views ito, nakakapanghinayang. Sa views, nangihinayang ka. Pero sa account mo, hindi ka nangihinayang. Okay? I-delete, maglinis. Pangalawa, ang unoriginal or limited original content ay tumatagal po yan sa mga account natin ng almost 90 days or 3 buwan sa ating mga account. Experience ko na din yan mga katiktik. 3 buwan yan bago nawala sa account ko, sa aking Facebook page account. Okay, mas masama pag monetize ka na, maapektuhan po ang monetization tools mo. So maghihintay ka pa ng 90 days. Kailangan mong linisin ang account mo at mag-upload ka ng mga original video mo na.
Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, mas maganda kahit papano nakikita tayo sa video. Diba? Kahit saan ka pang lugar na mag-video, na may kaparehas ka, basta nakikita ka, malalaman nila Meta na original yung content na ginagawa mo. Okay? Basta sa account mo lang mo yan, ina-upload. Okay? So, malinaw po yan. So, mag-iintay na lang po tayo na lumipas ang 90 days. So, pero may mga case po ako before na mga kumonsulta sa akin na 9 days lang nawala na. Okay? So, 1 month lang nawala na ang kanilang mga violation. So, depende po yan siguro kung gaano kabigat or gaano kadami yung mga ina-upload mo sa account mo. Bago ka magpaka-review, kung may nakalagay na review, linisin mo muna ang account mo. Siguraduhin mo wala ka ng tinatagong anomalya na unoriginal na mga video dyan sa account mo. Okay? Isa lamang naman itong paalala sa lahat. Nasa sa inyo pa rin kung magiging matigas pa rin ang inyong mga ulo at ipagpapatuloy ang mga ginagawa ninyo. Pero kung ikaw nag-upload ka ng mga ganyang content, mga Korean novela, mga ganyan, mga hindi sa'yo, itigil mo na, huwag ka nang umasa na mamomonetize ka. Mamonetize ka man, iiyak ka din sa huli. Pangako ko yan. So hanggang dito na lang tong video na to mga katiktik. And hopefully po, sana po may natutunan po na naman kayo dito. Lalong-lalo na po yung mga baguhan nating mga followers dyan na nakatutok ngayon sa atin, nagsusubaybay sa ating mga video. Sana po meron kayo natutunan. At concern lang din po ako sa inyong mga account. Tulad ko, naranasan ko na yan at hindi ko na rin ginawa. At ngayon, wala akong problema sa aking account. Don't forget to follow Madam Tiktik for more video tips and tutorial.